So guys, nakikita nyo to, umiilaw yung kanyang tire indicator. So ito yung tire indicator niya. So ibig sabihin may problema sa gulong niya. So ang ginawa ko is tinay ko na rin naman, naglagay ako ng hangin, so kompleto na. So guys, nakikita nyo to, umiilaw yung kanyang tire indicator. So ito yung tire indicator niya. So ibig sabihin may problema sa gulong niya. So ang ginawa ko is tinay ko na rin naman, naglagay ako ng hangin, so kompleto na. So still nandiyan pa rin siya. So pinagpare-pareho ko na yung kanyang tire pressure, so 35 psi. So paano mawala yan guys, turo ko sa inyo kung paano. Pakita ko sa inyo kung saan ang reset button. So makikita nyo, Toyota. Ayan, so pare-pares na yung hangin. So dito lang guys yung kanyang reset button. Pakita ko sa inyo kung paano. So nandito po sa glove compartment nyo. So yung glove compartment, ayan. So open nyo lang yan. Then may button dito na parang katulad din ng sa tire doon, sa kabila. So parang ganito lang din yung logo. So ayan, nandito. So hindi lang siya makita guys, pasensya na, pero nandito yung logo. Ay, yung ano, button switch niya sa loob. Ayan, so kita ko sa inyo kung paano. Off nyo lang yung engine, set it on. Then diinan nyo tong button dito. Diyan nyo lang ilang minutes, ilang seconds. So pakita sa inyo guys ha, didiinan ko. Didiinan ko na to. Ayan yung kamay ko, then yun, nakita nyo naman yung ano. So yun, tatlong blink na wala siya guys. So ganun lang mag-reset ng tire pressure nyo. Sana ano, natutunan ko yun. So yun lang, sana makatulong din sa inyo yun. Hey guys, sana may natutunan kayo kung paano i-reset yung tire pressure nyo sa Toyota. Ayan, so Toyota model natin ngayon. At sana may natutunan kayo kung paano i-reset yung tire pressure sensor nyo. So yun lang guys, at maraming salamat. Sana may natutunan kayo. And don't forget to share, like, and comment down below. At para mabalik ako. So yun lang, maraming salamat guys. Thank you.